Diyos sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinap. Siya'y ipagdangal at magkailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Kung inyong mamarapatin ay samahan niyo na rin ako sa pagpapasalamat sa ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang paggabay sa aking kapatid kanina sa kanyang operasyon. Ano? Habang inooperahan siya, ako'y naandoon sa paanan, nakakapit sa kanyang paa at naninikluhod, humihingi ng awa. At noong makailang minuto, mga 30 minuto sa natapos, nakatanggap ako ng text. Okay na. Successful. Kaya salamat sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Isama rin natin ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga ipinagpapasalamat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simulan ng aklat ni Sirak. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan.
Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakikilala sa karunungan? At sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan, at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong yun?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok
Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. At siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa lupa, at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya, madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako. Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging misto lang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapalalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Pati yata boses ko pinaghimalaan na rin ng poon. Kanina ay ako ay hindi makapagsalita, walang boses. Noong binasa kong ebanghelyo ay may boses na. Ngayon po ay Lunes, abente na ng Pebrero at nasa ikapitong linggo po tayo ng karaniwang panahon. Habang binabasa kong ebanghelyo, napatanong ako sa aking sarili, mga kapatid, ano? Bakit kaya hindi mapalayas ng ibang mga alagad ang masamang espiritu? Sabi ng ama ng bata, tuwing inaalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang bibig, nagngangalit ang mga ngipin at naninigas. At nang tinanong ni Jesus kung kailan na ito nangyari, kailan to nag-umpisa, sabi ng ama, simula pa pagkabata. Maaaring sabihin ng sino mang marunong ngayon na, abay, epilepsy yan. Lahat ng sintomas ng epilepsy ay nariyan. Well, noon naman ay ganun talaga ang worldview. Kahit na ang pipi, kahit na ang bingi, ay pinagbibintangan na inaalihan ng masamang espiritu. Ano't anuman, mga kapatid, ang alam natin, kumbinsido ang ama ng batang lalaking ito na inaalihan nga siya ng masamang espiritu. Hindi nga lang siya lubos na kumbinsidong mapagagaling nga ni Jesus ang kanyang anak. Ayun, ano? Alam nyo, alas 10 ng gabi, kinatok ako ng aking superior. Naroon kami sa Cadiz, sa Negros.
Yung Cadiz, nasa North Negros Island siya. May pupuntahan daw kaming Beblesan. Sumama naman ako at pagdating sa bahay ay may babaeng ang sigaw ng sigaw. Pinipigilan sa mga braso at binti ng maraming nangaroroon. Bawat tilabsik ng holy water sa kanyang balat ay nangingisay at nagpupumiglas. First time kong makakita ng ganito. Sa movies ko lang ito nakikita at sa mga kwento-kwento naririnig. Inimbitahan ni Father Prex ang ale na sumunod sa kanya sa pananalangin. Sumang-ayo naman ang babae. At pagkasabing-pagkasabi niya ng Ama namin, sumasalangit ka para siyang naupos na kandila. Parang gulay na ng hina. Pagod na pagod. Biglang may nabasag na baso sa kusina. Malayo sa patungan nito. Nabuksan ang gripo at lumagaslas ang tubig. Ang kinatatayuan ko malapit sa kusina. Salamin ang bintana. Kita ko walang tao sa kusina. At sa puntong iyon, alam na namin, lumayas na ang masamang espiritong sumakay doon sa babaeng iyon. Umuwi na rin kami ni Father Prex. Doon ko naisip, siguro talagang itong aking superior na ito, si Father Prex Fajardo, ay isang paring banal. Ang kwento sa amin ay nalaman daw ng asawang mas matanda sa kanya na ang kanyang boyfriend na mas bata naman ay naroon sa tapat na bahay at umaatend ng party. Para hindi na makagalit ang asawang matanda ay inunahan na niya ng galit. Iyon naman ang ginawang entry point ng demonyo para pasukin siya. Galit. Kung inyong maalala, minamahal kong mga kapatid, sa ating binasang ebanghelyo, kabababa lamang ni Jesus sa bundok. Kasama sino bang kasama niya? Sina Pedro, Santiago at Juan. Ano bang ginagawa nila sa bundok? Di ba si Jesus, ang ginagawa niya, nag-a-apostolate, magpapagaling, magtuturo, magpapakain ng marami, tapos aatras, mananalangin, aakyat sa bundok, mag-aayuno. Kung minsan, 40 araw at 40 gabi siyang naroroon, nag-aayuno at nananalangin. Bukod po dito, para po kasi mabago mo ang iyong kapwa, kinakailangan din na ikaw mismo ay mayroong purity of heart. Yun ang meron siya. Purity of heart. Kadalisayan ng puso. Meron din siyang tinatawag na moral uprightness. Malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang tama at kung ano ang mali. At meron din po siyang tinatawag na integral life. Buong-buo ang kanyang buhay. Hindi basag. Hindi disintegrated. Kung minsan hindi natin makita ang Diyos sa ating mga buhay, hindi natin maramdaman ang kanyang presensya, diba sabi sa banal na kasulatan, you cannot see God face to face and live. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng makita ng mukhaan ng Diyos at patuloy ka pang mabuhay sa iyong kinasanayan. Magbabago at magbabago ka. Iyon ang hatid ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Lumilinaw din ng ating moralidad at nabubuo ang ating buhay.
Ang taong may ganyang kalooban lang po ang kayang magpalayas ng tunay na mga demonyo. Kaya po si Jesus lamang ang nakagawa nito. Ang ibang sumusubok na gumawa nito ay napapahiya lamang sa mga demonyo. Kasi kung paanong kilala ng mga demonyo si Jesus bilang anak ng Diyos na kataas-taasan, kilala din nila tayo. At pag ikaw ay nakaharap nila, iisa-isahin nila sa iyo ang mga pinakatatago mong lihim, ang mga paborito mong kasalanan. Sabi nga po ni John Shea, minamahal ko mga si John Shea, kaya kong tumulig sa ng mga hari, pero hindi ko sila kayang tanggalin sa kanilang mga trono. Kaya kong hubaran ang mga idolo ng kanilang kapangyarihan, pero hindi ko kayang ipakita sa kanila ang tunay na Diyos. Kaya kong hugasan ang kaluluwa sa buhangin, pero hindi ko ito kayang damitan ng puti. Kaya kong kainin ang salita ng Diyos, pero hindi ko kayang kalagin ang sintas ng kanyang sandalyas. Kaya kong kondenahin ang kasalanan, pero hindi ko ito matalikdan. Tayo, hindi tayo makapagpalayas ng mga demonyo. Dahil nga, bukod sa wala tayong purity of heart, siguro powerless din tayo sa harapan nila. Kanino tayo pupunta ngayon? Di doon sa may kakayanan. Doon sa mayroong purity of heart. Doon sa mayroong moral uprightness at mayroong integral life. Walang iba kundi ang ating Nuestro Señor Jesús Nazareno. Sa tingin ko, mga kapatid, hindi naman ito rocket science kung bakit wala tayong kakayanan nito. Ang dahilan nito ay hindi tayo ganoon kabuo gaya ni Jesús. So siguro sa misang ito, hilingin natin sa Kanya na biyayaan tayo ng buhay na buo, wholeness, integrated, at samahan niya tayo na lumakad sa proseso ng muling pagbubuo ng ating buhay kung ito man ay disintegrated. At turuan din niya tayong yakapin ng ating integridad. Dahil ang integridad po kasi ng ating pribadong buhay hanggang sa pinakamaliliit na detalye nito ang tunay pong kapangyarihan ng ating mga salita. Ulitin ko lang po yun, ano? Ang integridad po ng ating pribadong buhay hanggang sa pinakamaliliit na detalye nito ang tunay pong kapangyarihan ng ating mga salita. At para po epektibo nating maituro ang tamang daan at katotohanan, tumatahak din po tayo dapat sa tamang daan at nabubuhay sa katotohanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Sa bawat dalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig
naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksin ng kasamaan sa kanilang lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat, naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdaman pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Wag mo
sa iyo. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay daraos po ang para sa liturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kanya-kanyang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa lahat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga pinasasalamatan, mga hinihiling, mga idinadalangin, at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus.
nuestro Padre Jesús, Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, nilulwalhati.